Breakout Rooms. Set up breakout rooms before the meeting. Number one na ating gagawin, go to your Teams calendar and open the meeting invite. Katulad na nakikita natin sa ating kanang bahagi. Pagkatapos natin doon, go to breakout rooms and select create rooms. Katulad ng ating nakikita dito sa kanang bahagi, meron ditong breakout rooms. And seselect natin dito ang create rooms. Pangatlo, choose the number of rooms you want up to 50 and select add rooms. Hanggang 50 lang ang ating pwedeng gawing group sa breakout rooms. In this example, 3 rooms were created but no one's been assigned to them yet. Ngayon ay magtungo tayo sa MS Teams upang ating gawain ang create breakout rooms before the meeting. Nandito tayo ngayon sa MS Teams at meron tayong isang channel dito na ang pangalan ay demo. Di tayo dyan pupunta dahil pupunta tayo sa calendar upang gumawa tayo ngayon ng breakout teams before the meeting. And meron tayo ditong isang meeting. Select lang natin to and select edit. And makikita natin dito sa ating calendar yung ating demo meeting ang title niya. Ngayon, demo meeting ang kanyang title at makikita natin sa bahaging ito ang breakout rooms. I-click lang natin bahaging ito at tayo ngayon ay magke-create ng breakout rooms. Seselect lang natin to at tayo ngayon ay tatanungin how many rooms do you need. Ngayon, gaya ng sabi ko, hanggang 50 lang ang pwede nating gawing create rooms sa breakout rooms. Ngayon, mag-select lang ako ng 3 room. Kiklik lang natin yung add rooms after nating ma-select yung gusto nating rooms. Ngayong meron na tayong 3 rooms, gagawin naman natin ngayon ay mag-a-assign tayo. Meron na tayo ngayon 3 rooms at may pangalan ito na room 1, room 2, room 3. Pwede mo rin itong i-edit at palitan ng pangalan ang bawat room. Pero hindi na natin yung gagawin, sundin na natin yung default na room 1, room 2, room 3 na pangalan ng bawat room. Gawin natin, i-assign na natin yung ating mga participant sa ating demo meeting. Click lang natin yung assign participant at dito, you can assign people to rooms or let teams assign people for you. Pwede nang gagawin dito na automatically ang ating iseselect at si teams na maglalagay sa bawat rooms ng ating participant. Or pwede naman i-click natin ang manually at tayo mismo ang kusang maglalagay ng ating participant sa bawat room. I-click lang natin ang next kung tayo ay nakapili na ng assigned participant to breakout rooms. Sa pagkakataong ito, iselect na lang natin muna ang automatically. Ngayon ay makikita natin dito, ang bawat room ay meron ng participant sa loob nito. At pwede natin i-click ang setting sa kanang bahagi at nandito ang mga breakout room setting. Assign presenter to manage room. Kung gusto natin yon, i-click lang natin ito at ngayon makakapamili na tayo ng participant na i-assign natin sa rooms. Click lang natin ang bahaging ito at ngayon dito pwede na tayong maglagay at hanapin kung sino ang participant na ilalagay natin. And then pwede rin tayo mag-set ng time limit sa bawat rooms. Pwede dito ang oras at dito naman ang minuto. At naka-default naman dito ang automatically move people to room and let people return to the main meeting. Pagkatapos natin ma-set ang oras, pagkatapos ng kanilang session sa bawat rooms, i-click lang natin ito upang sila ay makabalik sa original na meeting. At pindutin natin ngayon ang join. At i-select natin o pindutin natin ang join now. Ngayon, nandito na tayo sa meeting. At tingnan natin ang ating ginawang breakout rooms bago ang meeting. Makikita natin dito na nandito na sa bawat room na ginawa natin before the meeting ang ating mga participant. So ganun lamang ang pag-create ng breakout rooms before the meeting.